Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Narito pa rin ako sa aking multinjago sa aming tanan. Nais kong tatalakay ngayong hapon ito ang tungkol sa dagdag na kalaman sa aking mga laman dito sa aking tanan. Pero bago ang lahat, huwag niyo kalimutan sa pag-like, share, at subscribe sa aking channel, Sir Solarano. Maraming salamat! Ang ina dito ay binibili ko dati sa halagang 450 sa panahong medyo may kamahalan pa. At wala na ito ngayon dahil naibinta ko na ito sa halagang 900 at may kasamang tatlong saha. Malaki talaga yon. At ito, ang makikita ninyo ay ang kanyang mga anak, tatlong mga anak na nagsisilakihan ang kanyang tubo. At yung pag-usapan ngayon, ang una ay tungkol sa kanyang growth. So, ang kanyang tubo ay hindi mahirap dahil ang halaman talagang ito ay hindi sensitive at madali lang itong alagaan. Kung tubig ang pag-usapan, kung buhusan mo ito lagi ng tubig araw-araw, so hindi rin makasira ang kanyang tubo at ang kanyang mga dahon. So, ang halaman ito ay tinatawag na best producers ng halaman ito. Malakas magbigay ng anak at malakas tumalaki sa lahat ang pot na ito. Kaya, kung makita ninyo, nagbibigay ng magandang tubo, ugis, at mga makikintab ang kanyang mga dahon dahil sa laki na rin ng paso na ginagamit dito. Ito guys, iikot ko ito para makita ninyo ang ugis ng halamang ito. Okay. Kaya guys, bibilangin ko ngayon kung ilan naman ang saha dito. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo pa rin guys ang saha na naibigay ng halamang ito. Kung tingnan natin sa kanyang dahon, kasi ang sabi ko yung una, ang kanyang dahon ay kahawig sa tinatawag na Black Majesty. Ito, makita nyo guys, itim ang kanyang mga dahon. Kaso lang nakasirsira ang iba, kinakain ng mga insekto. So, ito naman. So, itim ang kanyang mga dahon, lalo na dito sa likod. Bibilangin ko muli guys, ang kanyang saha, kung ilan talaga. Isa, dalawa, tatlo, pangatlo pala. Yung nasa bandang ibaba, hindi nakatubo dahil pinag-agawan ng ganitong dalawa. Okay guys, tungkol naman sa kanyang mga stalks, kalintulad rin ng Black Cardinal, itim na itim. At sa bandang itaas ay flat form ang kanyang stalks. At sa likod naman ay half round tube. Kalintulad talaga ng Black Cardinal ang kanyang stalks, itim, at ang kanyang hugis ay half round. At ang kanyang stem ay napaka-itim rin. Kaso lang, ang hugis ng dahon ay dito sila nakakaiba sa Black Cardinal. Ito ay pinted leaves at ang Black Cardinal ay just like a heart leaves. Ganun pa rin, mga maitim ang kanilang kulay at ang kanilang stalks. Bala ko sana itong ipropagate. Kaso lang, kung nakita ninyo ang unang vlog ko, tinalakit ko doon ang tungkol sa nagsisika na aking mga halaman.
dahil nga maliliit ang lugar ko. Hindi ko na lang ito pinuputol, hiniyaan ko na lang ito na lumalaki total. Kung isipin, nakabawi naman talaga ako dito. Ito ang para sa akin, kung i-repeat ito sa best-selling plants, ito ang pinaka-number one sa akin. Marami nang talaga mga saang na ibinta ko dito, patungong Dumaguete, o dito sa aming probinsya, sa mga karatig lugar, sa aking makiibigan na nagtatrabaho, na makasama ko rin ng iba. So, ito ang number one na nabibigay sa akin ng number one rate na nabibigay sa akin ng maraming binta. So, ito ang unang cut mula sa inang yon na binabangit ko kanina, kasi ito ang una na cutting. Papakita ko naman sa inyo ang pangalawang cutting na kapatid dito. Ito guys, napakalaki. Itim na itim pa rin ang kanyang mga dahon. Ito nga, makita ninyo. Sa lahat na tatlong pots na ipakakita ko ngayon, ito ang pots na pinakamalaki sa lahat, ang pot na ito. Kaya, kung makita ninyo, nagbibigay ng magandang tubo, pugis, at mga makikintab ang kanyang mga dahon dahil sa laki na rin ng paso na ginagamit dito. Ito guys, iikot ko ito para makita ninyo ang hugis ng halamang ito. Okay. Kaya guys, bibilangin ko ngayon kung ilan naman ang saha dito. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo pa rin guys ang saha na naibigay ng halamang ito. Ulitin ko, ito ay kapatid sa una kong napakita. Magkakapatid talaga sila. Tatlo sila. Ang isa ay ito pa. Yan ang abangan ninyo ngayon. So, ganun pa rin guys, nabibigay na magandang kulay ang kanyang mga dahon, maitim-itim. At ito, makita ninyo sa bandang sprout, parang malapit na ito, mamukadkat, at talagang mabibigay naman ito ng napakakinis at magandang dahon. Ito guys, tingnan nyo guys ang kanyang mga gamot guys, ito. Talagang mataas ang kanyang mga gamot na naibigay sa halaman ito. Ito ay malaki kaysa una na naipakita ko guys. Malaki talaga ito. Dahil na rin sa paso na kanyang ginagamit na ito ang pinakamalaking paso sa tatlong makakapatid na ito. Okay guys, ang ganda-ganda. Itim ang kanyang mga dahon. Pinagkamalang Black Majesty. Okay.
taratatat. Ito na ngayon ang pangatlo sa magkakapatid. Okay guys, malaki pa rin ito. Nang isa lang. Wala nang ibang saha. Ibig sabihin, walang kompetisyon. Ha? Mas maganda talaga na isa lang ang tumubo sa isang stain. Ngayon, ang ating pag-usapan ay tungkol naman sa kanyang pag-alaga, care and maintenance of this kind of plants. Sa kakaalam ko, ang halaman ito ay hindi mahirap alagaan. Hindi ito matawag na sensitive na halaman katulad sa black cardinal at iba pa mga uri ng mga philodendrons o halaman. Kahit araw-araw itong bibigyan ng maraming tubig o sapat na tubig, so hindi ito reklamador. Talagang iinom sila o kakain ng tubig bilang pagkain nila at hindi mangyari na makasira-sira ang kanilang tubo sa kanilang mga dahon. Kung walang ulan, bubuhusan ko lamang ito ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Kapag laging umulan, hindi ko na sila binubuhusan. Ngayon ang pag-usapan natin ay tungkol sa mix na ginagamit sa halaman ito. Ang una kong ginagamit na mix ay tungkol sa coco cubes. Pangalawa yung grind cubes. Pangatlo yung carbonized rizal. Pang-apat yung raw rizal. Panlima yung cow manure. Meron pang mga dahon ng akasya na inilagay ko dito. Ang mga bisita na mamimista sa amin ay matatanong o sila ay parang masurprise pag makita nila ang mga halaman na nakalagay dito sa itaas ng stand. Talagang nakapagbigay sa kanila ng saya, sila ay matatanong kung paano ko ito ginagawa. Tinatanong ako nila kung saan ba ako kumuha ng mga impormasyon o mga idea para mailagay ang mga halaman sa loob ng aming tahanan. So, yun nga, ini-explain ko sa kanila, ipiniliwanag ko na wala akong binabasihan dito, wala akong nire-research dito, kundi sa aking isipan lamang, gumuho sa aking isipan na talagang yun ang ginagamit ko na kaayusan sa aming tahanan gamit ang stand ito at mga laman ito dahil ito ay ayon na rin sa aking matranasan